Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Manny Pacquiao naglabasan na ng baho. Tinanggap ni Senator Manny Pacquiao ang hamon ng Pangulong Duterte na pangalanan ang mga korap na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ng Duterte. Ang hamon ni Duterte kay Pacquiao na mas korap daw po ng 3 times ang gobyerno ngayon, I'm challenging him na ituro ang mga opisina na korap at ako na ang bahala. Within 1 week, may gawin ako, maglista ka Pacquiao at sinasabi mo nga 2 times kaming korap, mas korap, ilista mo yung mga tao at opisina, dapat inilista mo na yan noon at ibigay mo sa akin. So maghintay ako sa listahan mo at sa mga tao. Matagal naman tayong magkaibigan hanggang kahapon nung isang araw ka lang nagsabi ng korupsyon. It's easy really to say, hindi ko sinasabing walang korupsyon, kaya nga ituro mo. Kasi yung lahat na nga itunuturo ng iba, pinaaalis ko na sa gobyerno. I'm challenging you or else talaga nga sabi nga nila, totoo nga namumuliti ka lang. If you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. Ang buwelta naman po ni Pacman o ni Pacquiao ay tinatanggap po ang hamon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Salamat po at binigyan nyo kami ng pagkakataon na tumulong sa inyo at bigyan kayo ng mga impormasyon para kampanya kontra korupsyon. Mawalang galang po, mahal na Pangulo, ngunit hindi ako sinungaling. May mga naging pagkakamali ako sa buhay na aking itinuwid at itinama, ngunit 2 bagay ang kaya kong panghawakan. Hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling. Painit na nga po ang bangayan ng Pangulong Duterte at Manny Pacquiao at inaabangan ngayon ng maraming tao kung anong ahensya ng gobyerno ang tinutukoy ni Pacman. Ito po ang ating latest update. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.